Ito lang po ang masisigurado ninyo sa akin. Hindi ko po iboboto si Vice President Sara Duterte kapag siya po ay tumakbo sa darating po na halalan sa 2020 bilang presidente. During the 6 years of your term, ano yung ipopursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question kung anong primary mandates ang ipopursue ng VP during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. Yes, Mr. Chair. There will be only two permanent projects that we will leave in the office of the Vice President. One is the permanent office and residence of the future vice presidents. The second is the vice president's museum. And yes, that's two. And then the third is the omnibus law about the charter of the office of the vice president. So that's two. Salamat kayo, Madam VP. But I was asking po about primary mandates of your office. Ito po, I understand, two or three permanent projects, yung permanent office, yung VP's museum, tsaka yung omnibus law or charter governing the office of the vice president. Pero in terms of your office itself, ano yung primary mandates that you will seek to achieve as the vice president, Mr. Chair? The strategic direction is to institutionalize and implement socioeconomic services and key programs towards nation building in support of the 8-point socioeconomic agenda of the Office of the President and his direction and mandate of Bagong Pilipinas. Sigurado, it's one of the toughest portfolios to hold in government, pero nakikita ko po concurrent yon sa pagiging VP. So, hiwalay pa po yung primary mandates ng DepEd, which I'll ask in the other hearing later, but may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ni VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OVP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01 issued by the COA, DPM, DILG, CGC, GCG, and DND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of that agency. So, una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honor, all of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Tina po, sabi nyo yung primary mandates ng office nyo in the next 6 years would be in support of the primary mandates of the OP. So, alin po sa mga primary mandates na yon, as you conceive them in support of the primary mandates of the OP, alin sa mga primary mandates na yon ang masusuportahan or specifically gagastosan ng confidential funds na ia-allocate ng Kongreso sa office nyo? Yes, Mr. Chair, Your Honor, the constitutional mandate of the Office of the Vice President is only to be a reserve, a bench warmer, in the event of
I do not want to mention it, but in the event that the president cannot discharge his functions, that is the constitutional mandate of the office of the vice president. Apart from that, all the other projects of the office of the programs, projects, and activities of the office of the vice president will depend largely on the decision and discretion of the incumbent elected vice president. So for my term, we decided on three permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the office of the vice president. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago a Million Trees in support of the mandate of the DENR. And then we have the Pansarap program in support of the Department of Health and the Department of Education. And then we created the Disaster Operation Center in support of NDRIMC and all those local governments who are asking for help from the Office of the Vice President when there are calamities or emergencies in their localities. And the buses donated to me, I lent to the Office of the Vice President to support the Libreng Sakay program of the national government. In addition to that, I discharged the functions and the duties of the Secretary of the Department of Education. And in addition to that, I was tasked by the President to co-chair the National Task Force on Ending Local Communist NTFL-CAC. And in addition to that, I also took on the role of President of the Southeast Asian Ministers, Education Ministers Organization, SEMEO. And all of these activities use confidential funds. Kung ibig niyo pong sabihin, lahat nito, starting with the bench warming and being a reserve, and then yung entrepreneurship program, yung peace building, yung pansarap, yung million trees, yung pagbabago advocacy, yung disaster operation center, yung libreng sakay, and yung binanggit nyong three permanent projects: the permanent office, the VP's museum, and the omnibus law or charter. Bawat isa sa mga ito gagastosan ng confidential funds ng opisina nyo? Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. Yun! Magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay September 19, 2023 at napanood po natin ang pagitan ng tanong at kasagutan dito pong si Riza Ontiveros, ang ating senador, at saka si Sara Duterte, ang ating vice-presidente. Pero kitang-kita naman po sa video na ang sinasabi po ni Vice President Sara Duterte ay parang ini-echo lamang niya mula po doon sa pahayag ng kanyang katabi na si Undersecretary Lopez. Ano ang kaugnayan po ng video na yan sa ating pag-uusapan? Ito lang po ang masisigurado ninyo sa akin. Hindi ko po iboboto si Vice President Sara Duterte kapag siya po ay tumakbo sa darating po na halalan sa 2028 bilang presidente. I hope you respect that. That is my right for suffrage, at ganun din naman kayo. Kung gusto niyo pong iboto si Vice President Sara Duterte, go for it. Pero ako po, hindi ko po siya iboboto. Ayoko na pong maulit ang isang pangulo na parang meron pong nagdidesisyon sa likod po nito. Hindi po maikakaila yan sa mga decision making na nangyari sa nakalipas po na administrasyon. At ngayon, kung sakaling mananalo siya sa 2028, pag tumakbo siya sa pagkapangulo, mauulit po yung
Bongo Duterte tandem sa governance po ng ating gobyerno o ng Pilipinas. Pero syempre, hindi naman po yan basically masama. Ang nais lang po talaga natin, meron po tayong pangulo na independent mag-isip at mag-decide sa mga bagay-bagay. Katulad po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Puntahan po natin ang shared post nito pong si Antonio P. Contreras. Alam niyo naman, ito po ay isang critics, minsan sumusuporta, minsan hindi. Hindi ko sinasabing totoo ang mga sinulat po dito sa kanyang senior na post. Ang sa atin lamang, ipaalam natin sa publiko at bahala na po kayo kung sa tingin ninyo ito ay totoo o hindi totoo. Kayo po ang humusga sa madaling salita. Basahin ko po ang post. Shinare po ito ni Professor Antonio P. Contreras kahapon. But ito po ay link yata sa kinaiinisan ng mga Duterte fanatics at syempre perhaps tayong mga BBM supporters dahil nung mga panahon na kumakandidato pa lamang itong si Pangulong Bongbong Marcos, isa po ito sa mga sagabal sa atin, yung Vera Files, ano? Kaya nga kayo na po ang humusga kung ito po ay totoo o hindi. Sabi po dito ni Professor Antonio Contreras, for those afraid to follow a link. Yan, pinapipaste niya po yung origin nito pong post. Pero hindi na po natin pupuntahan yon. Ito na po, nakalagay na sa kanyang timeline. Titled po ang article na ito ng A Coach Named Zuleika. Yan, by Antonio J. Montalban II. It was written on September 13, 2023 at 3:10 p.m. posted rather sa Vera Files. Basahin ko po verbatim. O quote and quote, pero syempre re-reactionan po natin in the middle of our reading ito pong article na ito. By the will of Sara Duterte, her budget hearing in the Senate could have proceeded according to plan. Okay? Senator Sherwin Gatchalian queried on her so-called Libreng Sakay program, where buses lent to the office of the Vice President are fielded in Metro Manila routes to augment the similar program of the Department of Transportation. Magandang programa po yan, in fairness, kasi nakakatulong po yan sa ating mga kababayang Pilipino, particular sa ating mga mag-aaral na limitado po ang baon sa araw-araw. Saka sa ating mga manggagawa na ang kanilang sahod ay fixed lamang sa minimum salary. Kaya palakpakan natin si Vice President Sara Duterte sa undertaking na yan, na gawin ang nararapat diyan po sa EDSA at pumulong sa ating mga kababayang Pilipino. Sabi nga po dito sa post, no problem there. Sara promptly responded by asking her chief of staff to answer the question. A side note, Sara has said these buses emblazoned with her name, aka Epal, were lent to her. She has not made any disclosure as to who lent these buses. Anyway, di naman kasi siya natanong tungkol doon, ano? Kaya pagbigyan na natin. Why is that important? It has long been believed in Davao City that public transport buses are one of the businesses of the Duterte family. Perhaps, kayong mga taga Davao City ang makakasagot dito kung totoo bang merong mga buses, transport buses rather, ito pong pamilya Duterte bilang kanilang negosyo. If she were not so confidential about it, that could have dispelled rumors. Gatchalian then followed up with a question on how the program is being affected by the increases in fuel. Promptly, Sara replied, the budget officer will answer the question. Okay, ibig sabihin, hindi sumasagot si Vice President Sara Duterte sa mga query ng senador nung mga panahong ito. Following that query, Gatchalian asked about the plan to construct a permanent edifice to house
the office of the Vice President. What are the plans in the pipeline? Gatchalian asked. Now predictable, Sara replied, Mr. Chair, Your Honor, Yusef Lopez will answer the question. Again, yan po ay pinilipat ni Vice President Sara Duterte ang kasagutan sa kanyang mga kasama. The pattern of how prepared she was for the Senate interpellation was becoming clear as crystal. By the will of Sara Duterte, everything was smooth because it was not she who was interpellated. That burden was passed on to her subalterns. And then the chair, Senator Juan Edgardo Angara, called on Senator Christopher Go to pose questions. Go announced he will not interpose any questions and that he will just manifest his support for the Vice President's budget. Go praised her projects, among them the medical and burial services, which of course are familiar to Filipinos as normal barangganic programs anywhere in the archipelago. In fairness, wala pong masama doon. Maganda po yung adhikain ng Office of the Vice President. Makatulong medically at sa mga namatayan, tulungan sila financially. It was very easy navigation so far for Sara, who just sat there listening to the proceedings, surrounded by her subalterns who spoke at her back and call. Not until it was the turn of Senator Riza Ontiveros to interpellate her. At this point, it is interesting to read the transcript provided by the Senate records. By the way, ipinakinig ko na po sa inyo ang 8-minute video ng pagtatanong ni Senator Riza Ontiveros. Tuloy ko lamang po ang pagbabasa dito po sa artikulo. Ontiveros, maayong buntag, Madam Vice President. Madam Vice President, during the 6 years of your term, ano yung ipupurso ninyong primary mandates ng iyong opisina? And this is a categorical question, very specific. I'm sorry, this is a general question. Tuloy tayo. Duterte. Si Vice President Sara Duterte po ang sumagot. Mr. Chair, Your Honor, Yusef Lopez will answer the question. And then, the unthinkable to the will of Sara Duterte happened. Ontiveros replied, Mr. Chair, it's a general question kung ano yung primary mandates ang ipupursu ni VP during the 6 years of her term. So kung maaari po, si VP ang sumagot, kaya hindi na po nakasagot yung undersecretary na nagnangalang Lopez. Sino ba siya? Mamaya, makikilala po natin siya. Sara was openly opposed. She began by mumbling about projects, office building, a vice presidential museum, and an omnibus charter for the OBP. Not mandates, Ontiveros clarified that she was asking for primary mandates. Angara, the committee chair, appeared to be jittery at that point and interjected by reminding Ontiveros that Duterte was also concurrently the Secretary of Education, one of the toughest portfolios to hold in government. But Ontiveros insisted, this was Sara's second year in government, and because of which, her office should be more specific and distinct on the mandate of her office. And then Ontiveros said to the topic that no other senator dared to ask, confidential funds. Ito po ang problema ngayon sa kasalukuyan. Unfortunately, nadadamay si Pangulong Bongbong Marcos because of these confidential funds. Pero hahayaan ko na ang mga critics na puntuhin yan. Na-explain naman na yan ng ating Office of the President, saka ng ating Executive Secretary,
At katulad po ng sinabi natin sa nakaraan po nating talakayan, kung sa tingin po nila may nalabag ang ating Pangulo sa ating konstitusyon, siyempre, di naman din magtatagumpay ang impeachment dahil that is a political process. Kaya I suggest that the question of transferring funds from the President to the Office of the Vice President ay dalhin po nila sa korte para malaman ng lahat kung illegal nga ba talaga at kung ayaw nilang paniwala ng legal na paliwanag ng ating Office of the President at saka Executive Secretary dyan sa issue na yan. To continue, ito pong binabasa ko, the questions were pointed which mandates of the OVP are supported by the confidential funds. Sarah muttered that Vice President is merely a bench warmer. Is bench warming also funded by the confidential funds? That was a biting question. Now, lost in Ontiveros interrogation of the confidential funds, Sarah groped by repeating her mantra of safe, secure, and successful implementation of her projects. Her failure to connect her projects to her request for confidential funds was being projected before a public audience. Which now bring us to Attorney Zuleika P. Lopez. Dito na po natin makikilala. Who is Attorney Zuleika P. Lopez? The Chief of Staff of the Office of the Vice President who holds the rank of Undersecretary. Had the will of Sara Duterte been followed, Yusek Lopez would have been on the hot seat instead of her. But because Ontiveros insisted that Sara herself answer all questions, Lopez was reduced under the glare of television cameras and within the view of the other senators who sat across to a coach Lopez sitting to Sara's right provided all the answers to her. At kitang-kita po natin yun sa video kung paano po nag-whisper at nagturo ito pong si Undersecretary Lopez sa ating Vice Presidente. Her whispers were not whispers at all. They were recorded on camera. Sino si Zuleika P. Lopez? Isang malaking katanungan na binigyan po ng kasagutan dito. Pero kayo po ang humusga kung ito po ba ay totoo o hindi. I am just reading this article from the post of Professor Antonio Contreras. Sino siya? She was Sara's City Administrator in the Davao City Hall from 2010 to 2013. And then again from 2016 to 2022. How many of the current OVP staff come from Davao City? Sara herself had announced in July of last year that 4 high-ranking Davao City Hall officials have joined the OVP. And sa akin naman, walang problema dyan. Kasi it is a matter of trust and confidence. Yun ha, lilinawin lang natin. Kung nagdalaman si Sara Duterte ng mga tauhan mula sa Davao City, okay lang yon. That is not illegal. Kasi after all, you exercise your office coupled with your trusted people. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi ka kukuha ng mga tauhan mo na hindi mo pinagkakatiwalaan. Pero yung point natin, maya-maya ko na po sasabihin. What exactly did Lopez do for Sara when was city mayor that makes her indispensable to her? It was Lopez who tackled problems of all departments at City Hall. Whatever agenda the mayor wanted, Lopez implemented. Her boss did not handle the nitty-gritties. Lopez did even preparations for the Kadayawan Festival. The Dutertes do not rule. They reign. They bark out orders and erupt in vitriol if the orders are not followed.
That vitriol can be dangerous. True to form, days after the Ontiveros grilling, Sara erupted and responded by saying Ontiveros was a liar. Name calling, that is all she knows about governance. She said Ontiveros and the Makabayan Bloc in the House undignified her. No, they didn't. Simply her will not to be held accountable just didn't work out according to her plan. The Dutertes believe their brand of tyranny is a foolery the people of the Philippines can succumb to, much like how Davao City has bended its knees to obey them as the whimsical monarch in new clothes that they think they are. It must be said, Sara Duterte is no public servant. Binasa ko lamang po ang artikulo na yan na sinare po nito pong si Professor Antonio Contreras. Going back sa mga binasa po natin, hindi naman porket kumuha ng tauhan si Vice President Sara Duterte sa Davao City ay mali na. Pero what is alarming here is that baka magkaroon tayo for 4 years pa na vice presidente na ang decision maker ay hindi naman talaga ang vice presidente. Baka magkaroon tayo ng presidente sa 2028 na sa decision making mas nasusunod pa ang kanyang trusted individual. Nakita na po natin yan sa napakaraming pagkakataon in the previous administrations, especially on the appointment of key positions during Duterte administrations. Hindi maikakaila, particularly yung mga appointed under the Duterte administrations na merong pong say, ito pong si Senator Bongo. At probably, nangyayari rin ngayon yan sa Office of the Vice President na ang may say naman itong si Attorney Lopez. Yon ang nakakabahala po doon. Kasi kailangan po natin ng Pangulo na dapat independent sa kanyang decision making. Kailangan po natin ng Pangulo na talagang kayang tumindig sa kanyang sariling kaalaman, sa kanyang kakayahan, karanasan, higit sa lahat pagmamalasakit sa taong bayan. I am not saying na hindi ganon si na ganon rather o hindi ganon itong si Vice President Sara Duterte. Kayo ang humusga sa kanya. Again, ang pagboto sa 2028 ay nasa inyong mga kamay. Pero sinasabi ko po sa inyo na ako po ay hindi boboto sa isang tao na alam ko na hindi kayang magdesisyon sa sarili niya. Kailangan ba sa lahat ng pagkakataon, meron kang katabi na ito ang sasabihin mo, ito ang gagawin mo? Hindi naman siguro. Sapat na na meron kang advisor. Pero sa mga pagkakataon na ikaw ang kinakailangang sumagot in particular, dapat alam mo kung ano ang iyong sasabihin. Isang pagpapakita po iyon ng pagiging leader. Kasi meron tayong iba't ibang uri ng leader. Di ba? Autocratic, diplomatic, something like that. Yung autocratic leader, utos lang ng utos ito. The undersecretary, the budget officer will answer the question. Pero ang isang leader na democratic, higit sa lahat, a principled leader, siya kagad ang sasagot. After all, parang mas better pa nga yung ama kaysa sa anak. O sa totoo lang ha, kung pagkukumparahin ko ang ama sa anak, kahit paano si Pangulong Rodrigo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kinakailangan ng bulong nitong si Senator Bongo kapag ka nagsasalita sa harapan ng publiko. Pero dito nakita po natin. Kitang-kita po natin sa video kanina kung paano ine-echo lamang ni Vice President Sara Duterte ang mga sinasabi po ni Undersecretary Lopez. Ganyan ba ang gusto po ninyong maging Pangulo sa 2028? Kayo ang humusga.
Bawat Pilipino may kalayaang bumoto. Kalayaan kong bumoto, kalayaan ninyo. Kalayaan ninyong magpahayag kung sino ang gusto ninyong iboto. Kalayaan ninyong himukin ang kapwa ninyo Pilipino kung sino ang gusto ninyong iboto nila. At ganun din naman ako. Nasa programa po kayo ni Top 1 at sinasabi ko lamang ang mga bagay na ito. Naulit ko, hindi ko po iboboto si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, kahit i-endorso siya ng Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Sinasabi nila, pag nanalo si Vice President Sara Duterte, magtago ka na. Lumayas ka na ng Pilipinas. Bakit ako magtatago? Bakit ako lalayas? I am just expressing my opinion and exercising my constitutional right to expression and speech. Parang hindi nyo binasa ang Bill of Rights, ha? Mag-aral muna kayo ng bahagya sa ating konstitusyon bago nyo po ako patigilin sa aking ginagawa. Karapatan po ng bawat isa ang magsalita sa harapan ng publiko, pero hindi po ito absolute. Siyempre, kapag ka meron kang nasasagasa ang karapatan ng iba, dapat tumigil ka. Pero sa aking ginagawa, wala itong paninira. Hindi ako sumasaklaw sa karapatan ng ating Vice Presidente. Binabasa ko lamang ang mga artikulo, balita, at iba pang mga impormasyon sa publiko. And it's up to you kung ito po ay inyong paniniwalaan o hindi. Lahat po tayo may kanya-kanyang paniniwala. Kung nasasaktan kayo dahil sa tingin ninyo nalalantad ang ilan sa mga bahagi ng uri ng pamumuno nitong si Vice President Sara Duterte, pasensya na kayo. After all, hindi lang naman si Vice President Sara Duterte ang natitira at nakikriticize. More than pangadyaan ang kinatamo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang maganda sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, never siyang nag-hit back sa kanyang mga kritiko. Hinahayaan lamang niya ang mga ito na i-exercise ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. At never niyang tinawag ang kanyang mga kritiko na wala siyang respeto at kung ano-ano pa, sinungaling at iba pa. Sa punto naman ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte, syempre deserving naman ang citizen na malaman kung saan napupunta ang pondo. Maaari naman siyang magpaliwanag kung kinakailangan, hindi kay Senator Risa Ontiveros, hindi sa Makabayan Black, kung hindi sa mga Pilipino. Yun lamang. Maraming salamat sa inyo mga tol.